Ang paksa mo pa, Pastor, ay patutunayan mo na aral ng demonyo ang nagbawal ng babo, ng bawal pagkain ng baboy sa mga Kristiyano ayon sa Biblia. Sa makatwid, yung paksa pinatutunayan mo ngayon ay aral, yung aral ng demonyo. Isa sa mga talatang ginamit mo, Pastor, ay ang Matthew chapter 28 verse 18. Ang tanong ko sa iyo, Pastor, ito bang talata na ginamit mo na Matthew chapter 28 verse 18, ito ba ay aral ng demonyo or aral ng Diyos? Aral po yan ng Diyos, particular ng Panginoong Heso Kristo. Ginamit ko po yan pagpapatunay na ang Panginoong Heso Kristo ay meron pong iglesia na binigyan niya ng aral na sila po yung mangaral ng lahat ng mga inutos niya. Sunod na tanong. Okay, maraming salamat po sa iyong sagot. Isa na naman sa binasa mong talata para patunayan yung aral ng demonyo, ang pagbawal ng pagkain ng baboy, ay yung Mark chapter 7 verse 15. Tanong ko ulit sa iyo, Pastor, ito bang Mark chapter 7 verse 15 ay aral ba ito ng demonyo o aral ng Diyos? Aral po ng Panginoong Hesukristo or ng Diyos. At yan po ay ginamit natin dahil may prinsipyo po dyan na pabor sa atin na ang sinabi po dyan na lahat na or anumang pumapasok galing sa labas ay hindi makapagpadumi ng tao or nakakahawa. Next question. Okay, maraming salamat. Ikatlong talata na ginamit mo is yung 1 Corinthians chapter 10, particularly sa verse 25. Since ang paksang patutunayan mo yung aral ng demonyo, tanong ko ulit sa iyo, Pastor, ito bang 1 Corinthians chapter 10 verse 25, aral ba ito ng demonyo o aral ng Diyos o aral ng mga apostoles? Aral ng mga apostoles na galing sa Diyos dahil nagpapakain po ang aral po dyan ay pinapakain po lahat ng pinagbili sa pamilihan at hindi po sila nagbawal ng pagkain ng baboy. Next question. Okay, thank you very much po sa iyong sagot ulit. Sa makatuwid, Pastor, itong tatlong talatang ginamit mo para patutunayan yung aral ng demonyo, sa makatuwid, ni isa sa talatang ito ay wala pong aral ng demonyo sa mga talatang ito, kundi ito'y aral ng Diyos ayon sa iyong unang sagot sa aking tanong. Yes or no? Yes, puro aral po ng Diyos at yan po yung aral namin. Yeah, ang aral po namin ay yaong pong ang baboy ay pwedeng kainin, hindi binawal. Kaya yun, mga aral ng Diyos po yung binabasa natin. Next question na ba? Pastor, next question na ba tayo? Yes, 20 okay. Seconds din siguro, 30 seconds. Okay, so, ngayon, ang tanong ko ulit sa iyo, Pastor, ano ba talaga yung pinapatunayan mo ngayon? Yung aral ng demonyo o yung aral ng Diyos? Ang pinapatunayan ko po, aral ng demonyo, yung pagbabawal pagkain ng baboy. Kaya, kinukontrast po natin kung ano ang aral ng Diyos. Wala doong pagbabawal pagkain ng baboy. Kaya ang pinapatunayan ko, yung nasa 1 Timothy. Next question. Okay. dito muna, balikan muna kita dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 25. Eh, sabi mo dito ay lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay pwede nang kainin. Since hindi naman ito aral ng demonyo, itatanong ko lang sa iyo, kung iyong sinabi dito ni Pablo na ipinagbibili sa pamilihan ay pwede nang bilihin, kasama ba dito, Pastor, yung baboy, yung binigti, yung dinuguan?
Yes or no? Yes, kasama po dyan dahil lahat po ng pinagmimili sa pamilihan. Basta makakain, sabi dyan, kanin ninyo ang utos. Kanin, hindi lang bilhin, kundi kanin ninyo. At pinagtibay niya sa verse 26, for the earth is the Lord's and the fullness thereof. So malino po. Okay, so ngayon, kayo po ay... Tapos na? Tapos na. Tapos na po ba, ma'am? Tapos na ang 7 minutes pa. Okay? Madamdamin, okay. Okay. Ako si Madamdamin. Okay. So, ayan, 7 minutes for your last examination to our negative. Okay? Start now. Alright. So, una ko pong katanungan, Bro Dan, ay unang-una ay naiintindihan mo ang tema, tama? Yes po, naiintindihan ko po na yung paksang patutunayan mo ay yung aral ng demonyo. Ano yung aral ng demonyo na gusto mong patunayan? Ang pagbawal ng pagkain ng baboy sa mga Kristiyano. Ano yung basihan mo? Ayon sa Biblia. Ngunit yung mga talata na ginamit mo, sang ayon sa iyong mga sagot kanina, ay aral yon ng Diyos, ng ni Kristo at ng mga alagad. So hindi yon aral ng demonyo yung binanggit mo kanina mga talata. Alright. So naiintindihan mo ba na sa tema, proposition po na aking pinatutunayan, ito ay iintindihin ng buo at hindi putol-putulin? Yes or no? Nasagot ko na po. Naintindihan ko yan. Yung sabi ko, naintindihan ko yan. Ano yung nasa talata mo na naiintindihan ko? Patutunayan mo na aral ng demonyo. Madam Moderator, objection po. Meron po tayong yes or no na hindi nasagot. Okay. May yes or no pala yun, sorry. Timer pause, okay? Naka-pause po ang timer. So, ano po yung objection ng ating RA? Pastor, ilan po, ilan po Madam Moderator, na kailangan po nating bantayan po yung ano, hindi po nasagot at nadinig po natin ano lahat. Ano po yung tanong? Ano okay, ulit tanong ko po. Ang tanong ko po, kung uulitin natin ay hindi po naintindihan kundi sangayon ka ba na ang pagtinatutunayan ko ay iintindihin ng buo at hindi putol-putulin, yes or no? Okay, bago ka po sumagot, Sir Dan, kasi naka-pause po ang time. So, ayun po sa ating rules, kailangan sagutin ang categorical question directly kung yes or no. No? So, i-resume ko na yung time for you have 30 seconds, ano? Ay, hindi, naka-pause pala dapat ang time, tapos may 30 seconds ka na sumagot para sa yung... Tapos i-resume ko yung time pag nagtanong na si Pastor Ray and Fuentes. Okay? 30 seconds, Sir Dan Hasin. Start now. Sige po. Yes! Ito pong sagot ko. Yes! Naiintindihan ko po yung paksa. Ano yung paksa? Patutunayan mo na aral ng demonyo ang pagbawal ng pagkain ng baboy sa mga Kristiyano ayon sa Biblia. Ang paksa patutunayan mo ay yung aral ng demonyo. Ano yung aral ng demonyo na patutunayan mo? Yung pagkain ng baboy sa mga Kristiyano, ano yung batayan mo? Biblia. But sad to say, yung mga talata sa Biblia na ginamit mo, inamin mo na aral ng Diyos. Next at question. Hindi po aral ng demonyo. Next question. Alright, uulitin ko na lang po yung tanong at lilinawin ko since hindi naman marami akong itatanong. So again, ang tanong ko po ay, sang-ayon ka ba, hindi po naiintindihan, kanina po yon, sang-ayon ka ba, na pagka ang proposisyon na patutunayan ng isang affirmative, ito ay buo, intindihin ng buo, hindi po putol-putulin. Yes or no? Yes! Buo naman yung sinabi ko eh. Ano yung paksa mo? Patutunayan mo na aral ng demonyo ang pagbawal ng pagkain ng baboy sa mga Kristiyano ayon sa Biblia. So ano yung patutunayan mo? Nabuo? Ang aral ng demonyo. Ano yung aral ng demonyo na patutunayan mo? Tapaksa? Yung pagkain ng baboy sa mga Kristiyano. Ano ang batayan? Biblia.
Ngunit, right, so, next, po, next. Next question ko, confirmatory question lamang. Ayon mo, na yon pong tatlong nabanggit kong talata ay aral ng Diyos. Tama, mali? Mali ka po doon kasi ikaw ho ang nagsabi noon. At sinang-ayunan mo yung aking tanong. Ikaw ho ang nagsabi noon nung tinanong kita kung ito ba'y aral ng Diyos o aral ng demonyo. Ang sabi mo, ikaw mismo sinabi mong aral ng Diyos. Tama ka, tuwid. Wala yun, hindi yun kasama sa paksa ang pinatutunayan mo kasi wala ho sa paksa napatutunayan mo ang aral ng Diyos. Next question. Kundi yung aral ng demonyo ang patutunayan mo. Pakiano mo ulit. Ito po ang tanong ko, sir. Magtatanong po ako hindi base po sa sagot ko kanina. Ang tanong ko po ngayon, kasi may latag ka presentasyon. Ang presentasyon, sinabi mo na ang mga nilatag kong tatlong talata, sabi mo yan sa presentasyon mo, ay lahat ay aral ng Diyos. Confirm mo ba ito, yes or no lang? Okay, kinonfirm ko yan sang-ayon din sa sinabi mo. Dahil ikaw mismo, nung tinanong kita, yun ang sagot mo. Kaya sinabi ko, confirm, na yun talaga ay aral ng Diyos. Ngunit, baka nakalimutan mo na ang paksang patutunayan mo ay ang aral ng demonyo, hindi yung aral ng Diyos. Wala sa paksa mo, patutunayan mo yung aral ng Diyos. Aral ng demonyo yung nasa paksa mo. Alright. Now, next question. So, ngayon, since next confirm na po, since confirm mo na na yung tatlong nilatag kong talata, aral yun ng Diyos. Tanong, meron bang mababasa sa tatlong talata ko na bawal kainin ang baboy? Meron, wala? Okay, sagot. Wala kahong binasa. Wala rin tayong mababasa sa Biblia. Kaya nga wala kang napatunayan. Bakit? Dahil yun ang patutunayan mo na aral ng demonyo yun. At wala sa talata. Okay, basahin pa natin ulit. Doon sa tatlo ha. Kasi i-reserve yung 1 Timothy. At kahit 1 Timothy, walang baboy doon binanggit eh. Wala. At yun ang paksang patutunayan mo. Aral ng demonyo. Ang pagbawal ng pagkain ng baboy. Eh kung sang-ayon ka sa sagot, kung wala, eh tapos na. Wala na tayo pag-uusapan. Wala pala yung sapaksa mo eh. Sa alright. Palata. So since inamin mo na walang mabasa doon na bawal ang pagkain ng baboy, at yun po ang aral ng Diyos, yaong nilatag ko. Tanong, kung hindi po, ano po ang agree ka ba na ang kabaliktaran po sa aral ng Diyos ay aral ng demonyo? Agree ka ba doon? Yes po, agree po ako doon. Agree po ako doon, Mr. Moderator, Mr. Fuentes, na yung aral ng demonyo ay kabaliktaran ng aral ng Diyos. At alam po natin na kung sasabihin mong aral ng Diyos ay aral ng demonyo yung pagbabawal ng pagkain, abay lumalabas na nangupya yung demonyo sa aral ng Diyos dahil inamin mo na sa Old Testament aral yan ng Diyos yung pagbabawal sa pagkain ng baboy. Next question. Alright, sinabi ko ba na aral ng Diyos yaong pong pagbabawal ng pagkain ng baboy, period. Walang pinatutungkulan. Yun ba ang sinabi ko or merong pinatutungkulan ako doon sa sinabi ko? Sa sinabi mo, meron kasi yun ang nasa paksa. Ngunit tandaan mo na ang pagbabawal ng pagkain, sabi mo nga, ay kung agree ba ako na ay kabaliktaran yun no, sa pagkain ng baboy, kabaliktaran yun sa aral ng Diyos. Ay lalabas po, Mr. Fuentes, na nangupya pagdating sa Old Testament, sa New Testament, nangupya yung demonyo sa aral ng Diyos sa Old Testament. Ganyan po ang kalalabasan ng paksa mo. Kaya nga, wala talaga. Kung ano gawin natin. Okay. At dyan po nagtatapos ang affirmative side cross-examination. Para sa ating
negative. So, ayun, at bago tayo dadako sa ating rebuttal, ayan, rebuttal na tayo, bago tayo dadako sa ating rebuttal, may mga nadagdag sa ating mga manonood, atin mo nang bigyan ng pansin. Pero saglit lang naman ito. Ayan, si Sir, saan ba yun? Ayan, si Sir Vince Lothar. Ayan, si Rituya. Si Rodel Pindaton Dayagan. Ayan. Original Baptist Faith Defenders. Ayan. Ray Moridas. Al Brian Dubico. Hello po sa inyo. Avin Jake. Ano yan? PPR. Ano yan? Imbi. Ayan. Hello po sa inyo. Salamat sa panonood. Ayan. At dyan si Sir James Santiago. So, dadako na tayo ngayon sa ating affirmative rebuttal arguments. At yan naman po ay 10 minuto. Ayan, 10 minuto ulit. At ako'y mag-sisit muna ng aking timer. Ayan, 10 minuto. Sir, Pastor Fuentes, ready ka na po ba sa iyong rebuttal? Yes po, Madam Moderator. Ready na po. Okay, ang iyong 10 minuto ay mag-uumpisa na ngayon. Start. Alright. So ngayon ay again magpapatunay ako dahil wala namang pinatunayan ang ating kausap. Magpapatunay ako uli. Pero papansinin ko po kasi rebuttal round is papansinin ko po at atin pong turuan po sila na makipag-usap or makipagtalakayan. Hindi dahil negative ka mga kaibigan ay negate ka lang ng negate. No? Eh madali namang, mas madali pong patunayan or pamamalian mo yung proposition kung meron kang itatayo na kukontra doon sa proposition. Pagpapatunay po yun, kailangan mong gawin yon na patunayan mo on the other side na para mapamalian mo yung itinayo. Hindi yung puro ka lang kwento, tapos wala lang ka ng wala, pero hindi mo dapat, I mean, hindi mo maipakita. Na for example, sasabihin mo na ito ang aral ng ano, is mali ito. So ano no, yung ano ngayon ang tama. So you don't have to be in affirmative para magpapatunay. No, sa debate po, kailangan mong mas maganda kung meron kang ipapatunay para gigibain, mas magiba po yung tema. Hindi yung mali ka lang ng mali. Walang mabasa na walang mabasa ka lang. Pero ano ngayon ang pinatutunayan mo na mali siya, no? Kailangan mong patunayan na mali siya. Hindi po pwedeng negate ka lang ng negate dahil yun daw ay ano mo. Yan po yung napakahina po na klase na debater pag ganun po yung ating nasa isip. Okay? So dapat ay otherwise tayo po ay mag-level up. So ngayon ay gusto ko na sanang i-post na lang yung time kung wala siyang nasabi na sinundan ko. I mean, i-wave na lang sana yung oras dahil nakuha na po natin at tapos na po yung debate kung kayo po ay nakikinig. Ano? Kung nakinig po kayo, tapos na po yung debate. Now, una, hindi sana siya aamin na sinabi daw niya na lahat aral ng Diyos yung aking ginamit na mga talata. Matthew 28, 1 Corinthians 10, at saka yaong pong Mark chapter 7. Ang sabi niya, aral na yun ng Diyos. O, kaya ako kasi magpapatunay ako sa tema, ang pinatutunayan ko, aral ng demonyo, buong tema po yon, aral ng demonyo, ang pagbabawal ng pagkain ng baboy sa mga Kristiyano. At ayon sa Biblia, dahil ang nakabatay po doon sa patutunayan ko, hindi ako gagamit ng ibang references, kundi Biblia. So tama namang sinabi niya, Biblia, old and new, tama. Pero ang aking gagamitin, of course, new, dahil marunong po kaming gumamit ng Biblia ng tama. At alam namin na minsan pinuputol-putol pa yung mga sinasabi natin, aral po ng Diyos, pagbabawal pagkain ng baboy sa mga Hudyo. Irrelevant, immaterial of the topic dahil hindi po mga Hudyo ang tema natin kundi Kristiyano. At alam natin yung mga Kristiyano, define natin na ang definisyon ng Kristiyano, mga yung pong iglesia na itinayo ni Kristo na mga sumasampalataya. Hudyo man sa laman, Hintil man sa laman, pagka sumampalataya sa Panginoong Hesukristo,
Sumusunod sa aral ni Kristo at mga apostol, Kristiyano po yon. Ang mensahe, ang Panginoong Hesukristo. So malinaw po na ating napatunayan. Ngayon, inamin po niya. Napahaganda, no? Very easy. Madali pong matpatunayan po ito, mga kaibigan natin dyan, mga kapatiran, mga baptist. Maganda po itong tema. Tapos, yun, kopyahin nyo lang. Okay na po. Tapos na po ang debate. Umamin po si Bro Dan na yung aking inilatag, aral ng Diyos. Tama, aral po ng Diyos talaga yung inilatag kong Mateo. Okay? Yun po yung kung napakinggan po ninyo, napakadali namang intindihin. Aral ng Diyos, yaon pong binanggit ko una. Ngayon, nilatag ko na ngayon ang aral ng demonyo. Sabi niya, ang kabaliktaran ng aral ng Diyos, aral ng demonyo. Tanong, meron bang mababasa na bawal ang pinakain or pinagbabawal ang pagkain ng baboy ayon sa aral ng Diyos na aking ginamit, tatlong talata? Sabi niya, walang mabasa doon. Okay? So yun yung aral ng Diyos, mga kapatid. No? Da, very easy, madali. Ah? Tapos na po ang debate, 10 minutes, tapos na po. So diyan po natin makikita na, ewan ko kung it dawned in his mind, kung talagang wala na, natapos na siya doon. Sumang-ayon siya, aral ng Diyos, yaumpong aking ginamit. May mababasang pagbabawal ng baboy? Sabi niya, wala. E yun yung aral ng Diyos. Ngayon ang tanong, kayo bang mga SDA, may aral na pagbabawal ng baboy sa mga Kristiyano? Naabutan tayo ng oras. Yes, meron. So ngayon, kung aral ng Diyos, yung ginamit kong mga talata na aral po yon ng Diyos na walang pagbabawal pagkain ng baboy, saan po ninyo kinuha yung pagbabawal ng baboy ninyo? Sa kabaliktaran, aral ng demonyo. Kaya dito sa 1 Timothy, ito yung pinaka-aral ng demonyo na nabanggit ng Apostol Pablo. Ang Apostol Pablo na siyang apostol ng mga hintil, meron pong 13 na epistle, hindi kasama yung Hebrews, unclear kasi, kahit isama pa natin ng Hebrews 14, never po siyang nagbawal sa pagkain ng baboy, pero may naisulat siyang pagbabawal. At ito nga, ang 1 Timothy 4, nagbabawal pagkain ng lamang kate. Alright? So ngayon, ang mga SDA kasi, meron silang mga pagbabawal pagkain ng lamang kate. Isa na dyan, yaong baboy. At hindi lamang baboy, pero tema natin ngayon, baboy, kaya dito tayo. Lamang kate kasi yan. Ang baboy is lamang kate pa rin. Parte po siya ng lamang kate. Dahil yan po ay tinitinda po, na pork na po yan. At pinagbibili yan ng pamilihan. Ngayon, mga kapatid, mga kaibigan at mga Kristiyano, nakikita po natin dito na binigay po sa atin yung aral ng demonyo. Ang aral ng demonyo, pagbabawal pagkain, aman pagbabawal ng pag-asawa, hindi nila aral yan, aral yan ng Katoliko. So ngayon, may isa pang aral, pagbabawal o paglayo o pagbabawal pagkain ng mga lamang kate. Hindi po all ha, hindi all meats, but mga. Dahil mga lamang kate, marami pong pinagbabawal ang SDA. Na ang sabi dito, which God hath created to be received with thanksgiving. We of them which believe and know the truth. Ang sabi sa verse number 4, sasabihin mamaya, wala namang baboy dyan, ay hindi na isa-isahin. Kasi po, ang sabi dito, kung tayo po ay nag-iisip at intindihin ang Biblia na nakasulat, for every creature of God is good and nothing to be refused if it be received with thanksgiving. So, dyan pa lang, maintindihan natin, kung bawal nga ba yung baboy dito, ay makalimutin si Pablo. Bakit hindi niya isinali na lang? No? Bakit hindi na lang niya sa lahat ng kanyang mga aral dito, bakit wala? Kahit pagbawal na lang ng lamang kate. Pagbawal na lang ng lamang kate, hindi lahat, kundi meats lang, no? Hindi kasi lamang kate, may baka naman pwedeng kainin ng mga Hudyo eh. Pero sa mga Kristiyano kasi, walang mababasa. Kung walang mababasa, kaninong aral 'yon? No? Kaninong aral? Aral ng Diablo po, automatic. Kasi kabaliktaran niya ng aral ng Diyos. Sabi niya, nangungupya daw ang aral ng Diyos. Hindi po pangungupya yon. Dahil wala pong aral ang Diyos na magbawal pagkain ng baboy sa mga Kristiyano. Hindi po pangungupya yon. No? Kundi yan po ay hidwang pananampalataya at hidwang aral
na hindi itinuro ng apostol at mga apostol at ng Panginoong Hesukristo. So ngayong gabi na ito, malinaw na may aral ng Diyos na sinasang-ayunan niya ng mga ginagamit kong talata. At dahil sinasang-ayunan niyang aral ng Diyos yon, simple, very simple. Walang mababasang pinagbabawal ang baboy na kainin. Wala. Kahit isa. Zero. Yun yung aral ng Diyos. So, doon sa 1 Timothy na hindi niya na-touch, doon yung aral ng demonyo. So, ano ang aral ng demonyo doon? Nandoon na po yung pagbabawal ng lamangkate. Ang SDA ba nagbabawal ng pagkain ng mga lamangkate? Yes, particular ang baboy. Kaya, aral po ng demonyo, ang dalang aral ng SDA na pagbabawal pagkain ng baboy sa mga Kristiyano. Buuin po natin yon. Hindi natin putol-putulin para marang makapuntos tayo. If ilatag nyo po kung meron, mag-ESDA ako agad. Kung may nagbawal pagkain ng lamangkate o kaya baboy sa mga Kristiyano. No? Sa mga Kristiyano, dahil hindi po yan aral ng Diyos sa mga Kristiyano, aral ni Kristo at mga apostol, aral po yan ng Diablo na ibawal pagkain ang baboy sa mga Kristiyano. Wala pong ganun sa Biblia na turo. Ewan ko kung saan nila kinuha ang turo na yan. Siguro kung kinuha sa Old Testament, nakikihudyo po sila at hindi po sila tunay na Kristiyano. Ayun, maraming salamat, Pastor.